po mga kapamilya ang Your Daily Dose at ngayon po February 4 is World Cancer Awareness Day. Sa araw nito, ang buong mundo ay nagsisibing araw. Tama ba itong Tagalog na to? Ang lalim nito. Nagsisibing. Oh, ating pong ginugunita ang araw para po bigyan pansin ang prevention and treatment para po sa cancer. And today mga kapamilya, makakasama natin si Dr. Maria Belen Tamayo, isa po siyang medical oncologist, head ng Cancer Center dyan po sa Makati Medical Center. Hi Doc, magandang umaga po sa inyo. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Nako Doc, so di ba may mga theme pag mga World Cancer Awareness Day? Ano po ang theme sa buong mundo ngayon? Well, actually talagang basically awareness lang of cancer in general, no? Kasi sa mga iba-ibang buwan ng taon, merong mga specialty cancers like October is Breast Cancer Month. For February, it's general cancer. Mm-hmm. Pero di ba usually meron parang ina-emphasize for the year, ano po ang emphasis sa buong mundo ngayon? O paalala? Well, of course, ang emphasis pa rin is early diagnosis and treatment, wellness program, kagaya na nabanggit mo kanina, no? Being able to detect early, go for prevention, general check-up para malaman kung may mga problems that may be related sa cancer kahit walang nararamdaman ng pasyente. Parang monitoring, no, Doc? So, Doc, can you tell us statistically, what is the number one cancer that kills women and men worldwide at sa Pilipinas o sa Asia man lang? Yes. Alam mo, worldwide, ang number one cancer pa rin ay breast cancer and lung cancer. But in the Philippines, for many years, breast cancer talaga ang leading. Nangunguna in terms of incidence sa dami, no? Pero alam mo, magandang balita, no, Doc? No? Bagamat breast cancer ang leading ka cancer in the Philippines, ang leading cause of death ng cancer is lung cancer, not breast cancer. Ibig sabihin, marami kasi tayong nagagawang treatment na humahaba yung buhay ng patient natin na may breast cancer kumpara sa ibang mga cancer. Doc, the lung cancer is for both women and men, tama po ba? Yes, oo, for both women and men, no? Yun yung pangalawang leading cancer sa Philippines. Pangalawang leading. So, breast is number one? Yes, breast pa rin ang number one. Okay, that's killing Filipino women. Tama po. Lung is second. Pero, ang for men alone, ano po ang leading lung? Lung cancer pa rin, yes. Okay. Doc, you know, I've guested a doctor before, a pulmonologist, who said that ang normal na chest x-ray, hindi ho nakikita, hindi kaagad nakikita ang isang tumor sa baga. Kaya kapag smoker, sinasabi niya na mas best ka ma-monitor through CT scan. Can you elaborate on this, Doc? No, alam mo, tama yun, no? Lalo na mga pulmonologist ang una nakakakita sa mga pasyenteng yan, no? So, pero hindi naman lahat ay nirekomenda natin magpa-CT scan, no? Para mag-screen ng cancer. Yung mga high risk. And who are those high risk? Na-identify na rin ng mga pulmo, yung mga heavy smoker, yung mga may family history of lung cancer, sila yung kailangan mas magandang CT scan rather than a chest x-ray. Mm-mm. Kasi parang unfortunately, Doc, no? sa atin, ang practice natin, pag nagpapa-routine check-up, chest x-ray lang. So tama. So tama po yung sinasabi ng aming pulmonologist guest na kayo po ay high risk. Yun nga po yung mga binanggit ninyo ay mas maigi na CT scan para ma-detect kaagad kung may bukol man na tumutubo. Kasi parang pag nakita po daw, Doc, ay malaki na. O in other words, kumalat na. Tama po ba? Oo, tama yun. Kaya hindi nakakalungkot. E gusto natin, detection of early stage. Ayaw naman natin yung detection of late stage. Di ba? Uh-huh. So, kaya tama yun. Mas magandang CT scan ka mga high-risk patient. I want to add there, Doc, also that we've guested our cardiologist na sinasabi ayon sa Philippine Statistics Authority, madaming na-heart attack at dun sa mga na-heart attack ay mga kabataan who are into vaping and cigarette smoking. So, Doc, can we tell our kapamilya yung mga risk factors that can lead to lung cancer? Yes. Of course, ang pinaka-alam natin na dahilan ng cause ng lung cancer ay smoking. Yun ang number one, no? Mm-hmm. And that is, sabi mo nga, preventable lifestyle yan, eh. Mm-hmm. So, pwede natin maiwasan yun. Of course, there are other mga known risk factor like
exposure sa asbestos, no? And then marami pa rin mga unknown. But of course, ang isa sa mga tinitingnan natin yung genetics, no? Mamodify natin ang ating lifestyle, pero unfortunately, yung mana-mana, hindi na natin ma-alter yan. But hindi naman lahat ng may genetic risk factor ay magkakaroon ng cancer. Okay. Dr. Tomayo, if you don't mind, from head to foot natin, no, ako, I'm an advocate of early detection. So yung parang last week, we've spoken about colon cancer, na kung tayo lang ay magpapakolonoscopy. Doc, pwede natin isa-isahin, ano yung mga pwede nating ma-prevent na cancer from head to foot kung tayo ay mag-early monitoring? Sige po. Yes, okay. So unahin natin sa head and neck. Ano? Okay. Sa head and neck, smoking pa rin. Okay? Alam mo, magugulat kayo. Ang smoking, ika-risk factor not only for lung cancer, pero ang daming cancer na pwedeng smoking ang cause. Okay? That's one. No? That's number two, yung mga oral cavity, yung ugali natin sa mga probinsya, yung nganganga, alam mo, baliktad yung sigarilyo nasa loob. It's a risk factor. Okay? Mm-hmm. Tapos number three, yung pagkain ng mga yung mga food na may preservative, yung may salitre, no? Like kaya kung malakas kang kumain ng mga tapa o yung tocino. Mga tocino. It's a risk factor eh. Pero you know, of course everything in moderation is all right, di ba? So yun lang, if you can minimize on those, mas maganda. Okay, of course number the others are alcohol intake. Yeah, it's also be a risk factor, no, for head and neck, no. Alcohol, so, doc. What kinds of cancer can alcohol bring to you? Ay, nako, liver cancer, stomach cancer, pancreas, no. Of course, you know about celebrities who had pancreatic cancer before, no. And we knew na they had a history of alcohol intake, malakas sila, you know. So cancer of the kidney, the urinary bladder. No, you'll be for alcohol, it's really stomach, liver, basically yon, yung dalawang yon. No, okay. Yung smoking ang maraming kinokos na cancer. No? Okay, go ahead, doc. Ano pa? And then we go na to the chest, no? Okay, chest. Mga risk factor na banggit na natin kanina. Number one is smoking, no? And then neck, breath. Yan yung leading cancer. Ano yung mga risk factor dyan? One, ang laki-laki na ng role ng genetics, no? Kaya pag mother mo, kapatid mong babae, nagkaroon ng breast cancer, you have to investigate whether it runs in the family. Okay? Number two, paggamit ng mga oral contraceptive pills, it's also a risk factor for breast cancer. No? Number three, yung mga women who did not get pregnant, okay? Yung mga women na maagang nag-menstruation at nag-late nag-menopause, ito ay also a risk factor for breast cancer. Bakit? Kasi itong mga women na nabanggit ko na ito, matagal ang exposure nila to the female hormone estrogen. No? Pag maaga ka nag-mens, hindi ka nagbubuntik, matagal kang na-expose sa estrogen. Kaya yung estrogen is a hormone that has been linked to breast cancer. Kaya yung mga women na maagang nagbuntik, maraming anak, actually, they have lower incidence of breast cancer. Bagamat, hindi naman talaga completely, kasi meron din naman kami mga pasyenteng nagka-anak o na nagkaroon din ng breast cancer. But yun ang mga well-established prolonged exposure to estrogen hormone. Okay. Tapos, yung kabitong ka naman. Ay, Doc, wait lang, Doc. Yeah. Kasi I want to emphasize on the breast since you say that again po ang nangungunang cause of death. Ano po ang monitoring age? Ano pong mga dapat gawin na ating mga kababaihan para ma-prevent po ito? Yes. So, kung ang babae walang nakakapa sa breast, yan naman ating tinuturo sa general public, no? Magkapa tayo ng breast habang naliligo, habang may sabon ang mga daliri, kasi mas sensitive ang daliri kapag may sabon, no? It can feel mga bukol sa breast, no? Ano yung mga pwedeng gawin? The age group, no? 50 years old pataas,
pwede ka na magpamamography, no? Lalo na kung meron kang family history of breast cancer. Itong mga women na walang nararamdaman, ha? Pero once meron kang naramdaman sa iyong breast, may kahit na 40 years old, kahit pwede ka naman na pumunta sa iyong doktor, and usually, ha? Pag meron ding nakapayong doktor, mag-recommend na ng mammography. So, breast ultrasound is also one na nire-recommend na naman sa mga bata, mga kasi ayaw natin silang ma-expose naman sa radiation na nakikita sa mammography. Kaya breast ultrasound karaniwan sa mga young women. No? Uh-huh. Okay, Doc. So, let's go down. Sa ano na tayo? Level of the colon. So, yung mga okay, paalala lang. Yes, sabi to ka naman. Ano yung mga risk factor? Genetic din is a risk factor. Number 3, diet. No, kung yung pinapasok sa katawan, yun din na nakaka-apekto sa bituka. So, pag mahina ka kumain ng fiber, so low fiber diet is a risk factor for colon cancer. Okay? Tapos, basically, pagdating ka mga risk factor iyon, no? And plus the genetics. No? And then going down the line, sa kidney and urinary bladder, well, still, smoking is, yes, still a risk factor, no? I think basically, prostate, no? Ang prostate cancer prostate is one of the leading cancer among males, no? Okay. And ano mga nakikita ang risk factor doon? Well, well, actually, genetic plays a strong role, no? Kasi maraming mga pasyente na meron silang mga kamag-anak, no, first degree na nagkaroon ng prostate cancer, no. But basically wala naman tayong lifestyle na identified with, yeah, prostate. Yeah, but ang prostate ay usually na miss out ng ating mga kalalakihan, Doc, when they discover, sinasabi ng ating mga urologists ay nag-metastasize to the bone at sumasakit yung likod. So ano po yung mga monitoring na dapat gawin, Doc, to prevent having prostate cancer? Well, una, yung pagpuna sa pag-ihi, na siya namang nakikita madalas sa mga habang nag-age ang mga kalalakihan. No, dahil talaga normally, nag-enlarge ang prostate. And may tinatawag na benign prostate hypertrophy. Benign yun. So, mas common naman yun kaysa sa prostate cancer. So ang ginagawa dyan, inu-ultrasound ang prostate, dumadalaw sa kanilang urologist, kinakapa yung prostate, and then kung merong masalat na bukol, yun, pinapagawa na ng urologist ng mga additional examination like a prostate ultrasound. Mm-hmm. And then, of course, meron din yung blood test na PSA, yung prostate-specific antigen, no, na nire-request din ng mga urologist pag-monitor. Kasi pag masyado namang mataas, it raises the suspicion na ano lang ba ito? Prostate hypertrophy lang ba? Benign? Or can this be an indication of prostate cancer? No? Mm-hmm. So yun yung mga karaniwang nire-request ng mga doctors. Mm-hmm. How about the liver, Doc? Ayan. Kung mabuti na magit mo yung liver, no? Lalo na last month, is also a liver cancer awareness. No? Ang liver cancer ay very strongly related sa hepatitis and liver cirrhosis. No? And the liver cirrhosis, ang number one cause niyan is the hepatitis virus, and number two, alcohol intake. Pero sinasabi nga ng mga dalubhasa ng mga hepatologists, meron ngayon tinatawag na hindi related sa alcohol, tawag nila NASH, no? Non-alcoholic, it's a fatty liver, no? But hindi naman lahat na may fatty liver ay nagkakaroon ng liver cancer. Pero isa yan sa mga binabantayan ngayon ng mga liver specialists, mga gastroenterologists, no? So, kaya kailangan minomonitor din kung merong mga background ng hepatitis ang pasyente and the alcohol intake. Liver cirrhosis is a very strong risk factor for liver cancer. So, yan, binabantayan na ng mga gastroenterologist and liver specialist sa mga pasyente nilang may liver cirrhosis para if ever may tumutuloy sa liver cancer, maagang ma-detect
and mag-cure pa rin. Mm-mm. Last week, Doc, ang aming pong guest ay presidente po ng Hepatitis Society of the Philippines at pinaalala nga po daw sa atin, no, na 67% cause sa Pilipinas ng liver cancer ay ang Hepatitis B. Kaya importante rin po yung monitoring mga kapamilya at ang pagpapabakuna. Yun po yung advocacy campaign ng society nila na pinaalala sa atin last week. Doc, ano po daw ang symptoms of a person na nakakaranas ng liver cancer? Well, unfortunately, ang mga patient na may liver cancer, pag mali pa lang, wala yung nararamdaman. Depende on the location in the liver. No, but the most common, if ever, is pain in the right upper portion of your stomach, of your abdomen. No? Mm-hmm. And most of the time, makikita lang yan pag one, nag-liver ultrasound yung patient, okay? This is an easy procedure to do, walang radiation, and then yung mga pag merong suspicion on the liver ultrasound, yun yung tinutuloy nila magpa-scanning, CT scan or MRI of the liver, no? But of course meron din yung blood test for the liver, no, for liver cancer, but generally hindi mo naman yan nirerecommend sa population, no? Ano pa rin, mga high risk patient, yung mga patient na may background ng hepatitis, na hindi nawawala yung virus sa kanilang dugo. So yeah, may monitor yan ng ano ng ating mga liver specialist, gastroenterologist, and even of course the medical oncologist, no, yung alpha fetoprotein AFP. Mm-hmm. Monitor din yung liver blood chemistry, kung tumataas siya ng very high, then aalamin ano kaya ang sanhi ng pagtaas ng liver enzyme, no? So yun lang ang isa sa mga clue that na pa-prompt yung doctor mo to investigate further. Okay, Doc. So can we now emphasize, Doc, ang role po ng early detection with prognosis of cancer? Yes, okay. In general, lahat ng cancer, pag maaga mo na-detect, early stage, it's curable. And for a country like ours na limited ang resources, dito na tayo sa curable para we don't need to spend for advanced stages. And mapanatili natin yung good health ng patient. No? So early diagnosis is almost always, ibig sabihin, cure and better prognosis. Okay, so that, kaya we're promoting wellness program. Check up early. Oh, Doc, gano'ng kabilis? Yes, so, kano kabilis ang doubling time ng cancer? Yes. Alam mo, magandang tanong yan. It depends on the cancer. Kasi may mga cancer na ang bilis ng doubling time. No? Liver cancer is one. Pancreas, mabilis. Ang mga doubling time niyan. No? Kaya nakikipag-unahan kami mga doktor sa paggagamot ng mga cases na ito. No, una na sana mauna mag-work yung gamot before mag-progress yung cancer, no. Lung cancer is also one na mabilis ang doubling time, no. So yun yung mga of course yung mga iba are the more rare cancer like urinary bladder is also very aggressive, no. Luckily for breast cancer, medyo ano yan ay intermediate, no. So, kung may mga ibang women na dalawang taon na nilang nakakapa yung breast cancer nila, but sometimes, yung iba, mabilis lumaki, iba naman, mabaga, no? Yeah. It really varies from patient to patient. Doc, I want to ask you this question, the role of sugar and cancer, because ang daming mahilig sa asukal, sinasabi, hindi naman ako diabetic eh, pero I know yung mga oncologist parang pinapabawasan o pinapatigil ang pagtake ng sugar kapag may cancer. Totoo ba ito? Well, one, as far as sugar is concerned, we know that mataas ang incidence ng diabetes sa Pilipinas. Okay? Sinasabi na yan ng mga endo. Now, in relation to the cancer, okay, I know that there are a lot of mga lumalabas na mga information that cancer feeds on carbohydrate. Cancer. Yes, okay. Yes. And kaya, but in terms of the yung dami na overwhelming evidence about sugar, carbohydrate, and cancer, unfortunately, hindi totoo yun. No? I mean, it has not been definitely established that carbohydrate is a risk factor for cancer in general. Kasi if we believe that, okay, that sugar is a risk factor, then we should be seeing a lot more diabetic patients na nagkaka-cancer. Okay.
Doc, I only have five minutes to go. If you don't mind answering questions, no? Ang dami pong katanungan dito na ating mga listeners nang briefly. Ang sabi dito, ang Makati Medical Center is the first DOH-accredited cancer specialty center in a general hospital. Can you tell us briefly about it? Yes, oo. Sabi na natutuwa na ang Makati Med ang unang-unang hospital na na-license na maging cancer specialty center under the NICA law. Diba? Approved na yung National Integrated Comprehensive Cancer Act. Okay? So, kaya na-fulfill namin lahat ng mga standard and criteria para maging accredited and licensed as a specialty cancer center. So, we're very happy. And so, Makati Med is welcoming all our general public na if you have concern about cancer, Makati Med is here. Not only for prevention, early diagnosis, but also especially for treatment. Yes, congratulations po, Doc, for that. So ito po ay may katanungan ng ating kapamilya. How true na kapag po daw ang cancer ay ginalaw, pinaopera o pinatanggal, ay ito ay maglalakad o lalong lalala? Well, ano yan, half true, half not. Pag pinaoperahan mo yan at tapos ka, or pinagalaw mo, and then yung next step na treatment ay hindi mo ginawa doon, maaaring bumibilis yung cancer. But hindi yan general statement, no? But it can happen. Kaya dapat, pag na-biopsy, pakinggan ko ano yung recommended treatment na kasunod ng biopsy. Mm-mm. Okay, Doc. Ano naman po ang masasabi natin sa ating mga kapamilya na mas gustong gamutin pag nalaman na may cancer sila the traditional way, mga herbal rather than o yung mga wellness way of treating rather than going through the western way of treating cancer. Ano yung recommend na lang natin? Sana treatment na proven, na may merong science na pag-aralan, iyon ang ating tangkilikin. Yung mga herbal, unfortunately, magandang pakinggan, but they are lacking in evidence. So, kawawa yung pasyente. Marami na rin kami mga pasyente. Dumala yung kanilang cancer, no, because of herbal. Pero Doc, pwede naman i-complement, ano? May mga ilang mga herbal na pwede i-complement, but I think you have to consult your oncologist kung alin yung papayagan niyang i-complement doon. Kasi sometimes may mga interaction yung mga yon. Okay, Doc, this is my last question. I did a breakthrough story na meron na po tayong vaccination on cancer. Can you tell us some more about this? Okay, so may mga vaccination for cancer, like for cervical cancer, no? Matagal na yan, no? And then for liver cancer, no, yung sa hepatitis, those are ways to prevent the virus na nagco-cause ng cancer na iyon. But in general, yung a specific vaccine na you can prevent lung cancer or breast cancer, wala pa. So sa ngayon, ang mga vaccine pa lang are for your cervical cancer and for your liver cancer. Yung vaccine para sa cervical ay unti-unti na rin na-generate yung data for virus sa head and neck. Kasi meron din mga virus na ginagamit yung vaccine for the HPV, yung sa cervical, na nakita rin na cause ng cancer sa head and neck. No? Kaya yan ay pinag-aaralan pa rin. Doc, kulang ang oras pag cancer po ang pinag-uusapan. Yes, siguro sa ibang pagkakataon pa. Doc. Yeah. Next time, we'll have a specific organ para dun lang tayo tutuon. Ayan. So ano po ang huli niyo pong mensahe sa ating mga kapamilya, Doc? Ngayon po ay World Cancer Awareness Day. Okay. So, number one, cancer in general can be prevented by our lifestyle. So sana mag-improve tayo sa ating mga lifestyle, iwasan yung mga habit na alam natin nakakadulot ng cancer. Number two, pinopromote po natin ang adult wellness checkup. Kahit po walang nararamdaman, magpa-checkup po, no? Dahil para po makita natin kung meron mga nagbabadyang possible cancer. And number three, consult your oncologist, your doctors para po mapayuhan kayo ng tama on how to best treat yung cancer. Ayan. Thank you, Doc. Maraming salamat po sa pagsama po sa atin po for today, no? Sa ating pong huntahan. Yan po si Dr. Maraming po salamat. Yan po si Dr. Maria Belantamayo, ang ating pong Medical Oncology Specialist Head ng Cancer Center ng Makati Medical Center. So maraming salamat mga kapamilya, no? Sa pagsali sa ating pong huntahan.